Hello at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie drama na ipinalabas noong January 6, 2023 na pinamagatang Panibugho. Sa unang bahagi ng kwento ay ipapakilala ko muna sa inyo ang tatlong magkakapatid, si Sonia na panganay, si Lea na bunso, at ang pangalawang anak na si Esther. Kausap nila ang isang attorney at sinasabing karamihan sa mga lupa na naiwan ng kanilang ama ay may mga problema, at ang natitirang pag-asa na lang nila ay yung palayan ng kanilang ama sa San Pablo. Matapos ang kanilang pag-uusap ay binigyan nila ang attorney ng isang manok bilang bayad sa kanyang pagdating. Papasok na sana sila sa bahay nang may mapansin si Sonia na parang may nakasilip sa kanila. Naiinis si Esther dahil sa problema nila sa lupa, nais na niya kasi na may benta ang lupa upang makapunta sa Maynila at doon manirahan, at si Sonia naman ay para maipagpatuloy ang pag-aaral niya ng medisina. Ang dalawang magkapatid ay maaga nang natulog at ang tanging naiwan na lang ay si Sonia, nag-inom ito saglit nang may marinig siyang nambabato sa kanilang bahay. Doon nakita niya na ito pala ang lalaki na palagi niyang hinihintay. Pinatuloy niya ito sa kanyang kwarto upang maumpisahan na ang digmaan, minasahe niya ito upang makapaglabas ng maraming likido. Kinabukasan ay pauwi na sila galing sa pamamalengke, nais ni Lea na turuan siya ni Sonia na magmaneho ng sasakyan, sumagot si Sonia na tuturuan siya nito kapag meron silang pagkakataon. Nais ni Lea na pumunta sa ilog kung saan sila dati naliligo. Nagmakaawa siya sa dalawa niyang ate at sinabing saglit lang sila doon. Napilitan ang dalawa at pinagbigyan nila ang bunso. Sa kanilang pagpapatuloy na daanan nila ang ilang mga sundalo at tinanong ang kanilang paruroonan, sinabi ni Sonia na pupunta sila sa ilog at saglit lamang sila doon. Pinayagan sila ng mga sundalo at sinabing huwag sila magpapagabi dahil marami na ang mga rebelde na nagkalat sa kanilang lugar. Nang makarating sila sa ilog ay agad nilang tinanggal ang kanilang mga kasuutan, doon ay nagkasiyahan sila na parang mga bata gaya ng dati nilang ginagawa. Kinagabihan ay magkakasama silang naghapunan, sinabi ni Lea na sana maulit ang kanilang kasiyahan gaya ng pagligo nila sa ilog, dahil naiiwasan nito ang pag-aaway nila Esther at Sonia. Nangako naman si Sonia na matapos lang ang kanilang problema sa lupa ay araw-araw silang mamamasyal. Bigla naman sumingit si Esther na huwag siyang mangako kung hindi niya naman tutuparin dahil pinapaasa lang nito si Lea. Hindi nagtagal nakarinig sila ng putok ng baril, sinabi naman ni Esther na huwag silang mabahala at baka may engkwentro lang ng sundalo at rebelde. Maya-maya ay may kalabog na narinig si Sonia at inisip niya na ito ang lalaki na palagi niyang hinihintay. Nang buksan niya ang pinto ay ibang lalaki ang kanyang nakita kaya agad siyang sumigaw. Lumabas si Lea at Esther at nakita ang lalaking sugatan, narinig nila ang sasakyan ng pulis kaya agad nilang ipinasok ang lalaki sa loob. Ang lalaki ay inumpisahan nilang gamutin dahil may tama ito ng bala, si Sonia ay may alam sa pagmemedisina kaya naman nagawa niyang tanggalin ang bala at matahi ang sugat nito. Habang ginagamot nila ang lalaki ay nananaginip ito tungkol sa kanyang nakaraan na may masayang pamumuhay, at isang araw pagka-uwi niya galing sa paaralan ay naabutan niya ang kanyang ama na wala ng buhay. Kinabukasan ay nagkamalay na ang lalaki ngunit mataas pa ang lagnat nito kaya sinabi ni Sonia na kailangan pa niyang magpahinga. Nagpakilala ang lalaki bilang si Felipe, nagpakilala rin si Sonia at ang dalawa pa niyang kapatid. Maya-maya ay umihi si Felipe at sinilip ito ni Esther, tinulungan niya itong makabalik sa kama at tinabihan niya ito. Sinabi ni Esther na nananaginip siya kanina na tinatawag ang kanyang ama, pinayuhan niya itong matulog ulit upang mapabilis ang kanyang paggaling. Kinabukasan ay nagising si Felipe at wala na ang lagnat nito ngunit masakit pa rin ang kanyang binti dahil sa tama ng bala. Kinalkal niya ang gamit ng magkakapatid at nakita niya sa isang cabinet ang titulo ng lupa, hindi katagalan ay dumating si Esther na may dalang pagkain. Naibalik naman agad ni Felipe ang titulo at agad na kumain. Doon ay nagkaroon sila ng kwentuhan tungkol sa naiwang mana ng kanilang ama, sinabi ni Esther na hindi na rin siya magtatagal at uuwi na siya ng Maynila kapag nakuha na niya ang kanyang bahagi, at si Sonia naman ay itutuloy na ang pagmemedisina. Tumayo si Felipe at sumilip sa bintana,
Doon nakita niya si Leia na nag-aalaga ng mga manok. Sa kabilang banda makikita naman si Sonya na nakikinig pala sa kanilang usapan. Isang araw ay nagwawalis si Esther at si Leia naman ay nagkakayod ng dilaw na nyog pampalambot sa buhok ni Esther. Sinabi ni Leia na siguro ay meron na itong nobyo kaya niya ito ginagawa na siya namang itinanggi ni Esther. Maya-maya ay dumating si Sonya at sinabing wag silang magpake-kampante dahil meron silang ibang tao na kasama. Sinabi ni Sonya na siya at si Leia muna ang mag-aasikaso kay Felipe na siya namang hindi ikinatuwa ni Esther. Ang hindi alam ng magkakapatid ay naririnig ni Felipe ang kanilang mga usapan. Ginamit niya ang pagkakataon na ito upang libutin ang bahay. Pumasok siya sa kwarto ni Sonya at nakita ang nakarol yung pera. Isang araw napasigaw si Leia nang makita niya ang mga manok na wala ng buhay. Nilapitan siya ni Esther at Sonya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinisisi nila si Leia dahil sa kanyang kapabayaan. Sinubukan namang magpaliwanag ni Leia ngunit hindi siya pinakinggan ng dalawa. Naglilinis ng sugat si Felipe nang dumating si Leia at may dala itong pagkain. Sinabi ni Felipe na paborito niya ang bulalo at gayon din daw si Leia. Nang maubos ni Felipe ang tubig ay nag-alok si Leia na ikukuha pa siya ulit. Ngunit hindi na ito nakakuha nang biglang dumating si Esther at sinabing pinatatawag siya ni Sonya. Habang namamalengke sila Sonya at Leia ay may mga sundalong dumating, nais nilang ipasarapan samantala ang palengke dahil may kainahinalang tao daw ang nakapasok sa kanilang lugar. Isang araw dumalaw ang kanilang attorney dahil meron itong magandang balita. Iniabot niya ang titulo ng sakahan nila sa San Pablo, kasunod nun humingi ito ng pasensya dahil natagalan ang pag-aasikaso nito, dahil meron daw nagsampa ng kaso noon sa kanilang ama na hindi daw kanila ang lupa. Sa kabilang banda makikita si Felipe na nakikinig sa kanila, kasunod nun naalala niya ang kanyang nakaraan na pinapaalis ni Don Fidel ang kanyang mga magulang sa kanilang sakahan. Kinagabihan may nambabato sa labas ng kanilang bahay, narinig ito ni Felipe kaya sinilip niya ito at agad na nagtago, kasunod nun lumabas si Sonya at tinawag yung lalaki sa labas. Nagtungo ang dalawa sa isang bodega at naghahanda na sila sa papalapit na digmaan ng mga similya. Ang lalaking ito ay isang sundalo na may pangalang McCoy. Mainit ang ulo nito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahuhuli ang mga rebelde, at pagkatapos nila mag-usap ay sabay na sila nagmeryenda, habang si Felipe naman ay tamang silip lang sa gilid. Kinabukasan ay bagong ahit si Felipe ng balbas at naabutan niya ang magkakapatid na kumakain, at niyaya siya ng mga ito upang sumabay sa kanila. Habang kumakain si Felipe ay todo ang pagpapakyut ni Esther at ginagamitan pa niya ito ng foot job technique. Sa pagkakataong ito ay nagpasalamat si Felipe sa kanila at formal na itong nagpakilala. Sinabi niya na siya si Felipe de la Paz at umuwi lang siya upang magbakasyon ngunit hindi maganda ang nangyari. Nagsuggest si Leia na sabihin sa mga pulis ang mga nangyari sa kanya, tumanggi naman si Sonya na sabihin dahil baka mapagbintangan pa siyang rebelde. Maya-maya pa ay naabutan ni Leia si Felipe na naliligo. Nakiusap si Felipe na iabot ang panghilod dahil nahihirapan ito, kinuha ni Leia ang panghilod at inumpisahan niya itong tanggalan ng libag. Hindi katagalan ay dumating si Esther at mukhang nagseselos ito. Tinawag niya si Leia at sinabing pinatatawag siya ni Sonya. Nag-alok si Esther kung kailangan pa niya ng tulong ngunit tinanggihan ito ni Felipe. Kinagabihan ay masayang nagbibilang ng pera si Sonya, at nang ilalagay na niya ito sa kanyang lalagyan ay napansin niyang nawawala ang pera na una niyang tinago. Hinanap niya ito kung saan-saan ngunit hindi niya ito matagpuan, at nang tignan niya ang damitan ni Esther ay agad niya rin itong natagpuan. Nagalit siya kay Esther at nagkaroon sila ng mahabang pagtatalo. Pinagtanggol ni Esther ang kanyang sarili at sinabing hindi siya ang kumuha, ngunit hindi siya pinakinggan ni Sonya at tuluyan nang umalis. Kinabukasan niyaya ni Felipe si Esther na mag-agahan dahil una nang nag-agahan sina Leia at Sonya bago mamalengke. Sinabi ni Felipe na naniniwala siya kay Esther na hindi siya ang kumuha ng pera ni Sonya. Matapos yun ay tinanong ni Felipe si Esther kung meron siyang gagawin ngayon. Sumagot naman si Esther na kung meron daw ba siyang gustong gawin na parang nang aakit. Lumipat sila sa isang taniman ng mais at nagtatanong si Felipe ng tungkol kay Leia, dahil sa kanilang tatlo siya lang daw ang hindi niya gaanong nakakausap.
Sinabi ni Esther na hindi na siya magugulat kung tatandang dalaga si Leah dahil mukhang wala naman daw balak ito magkanobyo. Dagdag niya pa na kung ganon ang kanyang edad ay susulitin niya ang kanyang pagkabata hanggang makahanap siya ng mapapangasawa. Sinabi ni Felipe na hindi naman siya ganon katanda at meron pang papatol sa kanya. Sumagot naman si Esther na kung siya ba ay papatol sa kanya. Napatitig si Felipe kay Esther tapos din iligan niya ang mais nito. Pagkauwi ni Esther at Felipe ay tinanong ni Sonia kung saan sila nanggaling. Sumagot naman si Felipe na nagpahangin lang sila sa labas. Naghahanda rin si Sonia ng kare-kare bilang ulam na siya naman ikinagalit ni Esther dahil allergic pala ito sa mani. Dumating naman si Leah na may dalang mabigat at agad na tinulungan ni Felipe. Makikita naman sa mukha ni Esther na mukhang nagseselos ito.